ipapatuloy ang paglabag sa karapatan ng mga manalita. Sa pwesto. Isa kada linggo
ang pinapatay sa kanilang mga nagtatanggol sa karapatan ng mamamayan. Nitong linggo po na ginugunita natin ang pandaigdigang araw ng karapatang pantao, apat ang pinatay na mga magsasaka at katutubo mula sa Mindanao at Bicol. Dalawa ang pinatay na mga mamamahayag. Mahigit 600 na po ang illegal na inaresto ng gobyernong ito. Sinampahan ng gawa-gawang kaso, mga biktima ng torture, mga komunidad, ang mga komunidad sa Bicol, Mindanao, Cordillera ay nagpapatuloy na binobomba ang kanilang mga tahanan. Isa po ito sa pinakamabibigat na pananagutan ng gobyernong ito sa mamamayang Pilipino. Ngunit ang patuloy na pagkilos at paglaban ng mamamayan ang nagpapatunay na bigo ang offline bayanihan. Walang taning na pagpapaupaya sa hindi nagsasawa sa pagkakita. Ang wagas na pagkaawa sa sariling pagkaulila habang nag-aabuloy, nagpapabuya, nagpapatawad at umaawit ang salarin. Ng pagdadalawang ibong isip hanggang mabulag na maluti sa tagal ng pagkakatitig sa apoy. Tayo ay nakapitipon upang hasain ang ating mga sundang. Hanggang sa kaya na ng ating mga talib na ang hangin ay paduguin, tayo ay nakapitipon upang hasain ang ating mga sundang. Hanggang mamusap ang isa sa ating mga anak, ang hubad at pinag-aapa sa mga apo ng inanya. Ang pinapaubong, tuod at upang matagapagmana. Ng malawak kakawalan at lahat ng pagkakasala. Bukas, wika niya. Kung pinag tayo sa aming pangalan ngayon, siya rin dami ng taarap sa lingeng ng Panginoon.